Isa sa pinaka nakakapanabikabatang sa tuwing natatapos ang regular season ay ang makita sa tawas ang posibleng maging mukha ng playoffs sa kada season, na kung saan sa bracket na meron kasi tayo ngayon ay bumalik yung dating format na pinaka ating nakasanayan, at sana lang yung playoffs bracket last season ay wag nang bumalik pa ng tuluyan. Pero sa standing o rankings na meron tayo ngayon sa pagpasok ng week 8 ng regular season, abay sino nga kaya ang posibleng maglaglagan sa playoffs, kabatang? Ito ay pasidip lang naman, pero hindi pa syempre ito yung final na playoffs bracket, ha? Pero teka, kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng kwento, ha? Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una, disclaimer na nga agad kabatang, dahil syempre ang gagawin nating bracket ay nakabase pa lamang sa pagpasok ng ating week 8 ng regular season. Kumbaga, ito lang naman kasi ay nagsisilbing paliwanag na lamang rin kung ano yung posibleng maging mukha ng playoffs. Pero uulitin ko, hindi pa ito yung final na bracket dahil hindi pa naman tapos yung regular season. At kung pagbabasehan natin yung kasalukuyang rankings, ang nakapwesto na nga agad sa isang upper bracket ay ang Fanatic Onic PH, at wala nang makakaagaw pa nito sa kanila. At kung pagbabasehan ng rankings, ang posibleng pumwesto naman sa isa pang upper bracket ay itong AP Bren, dahil sila yung nasa rank 2 ngayong mga oras na ito. At sa katunayan, kaya pa naman sana silang habuli ng Aurora, TLPH at Omega kung hindi na makakapuntos pa ang AP Bren sa huling dalawang laban nila sa week 8. Pero sabi ko nga, ang pagbabasehan natin ay yung kasalukuyang standing, okay? Na ibig sabihin nito, ang AP Bren ang pepwesto sa isang upper bracket, at ganito ang magiging itsura niyan, kabatang. Siyempre, sa side muna tayo ng AP Bren, na kung saan ang rank 3 natin sa kasalukuyan ay ang koponan na Aurora, at ang rank 3 ay makakalaban ng rank 6 na kung ating titingnan, ang Blacklist ang nakapwesto dito. Ito yung isa sa pinaka nakakapanabik na posibleng mangyari sa playoffs kung matatapos nga ang week 8 na ganito pa rin ang resulta ng rankings. Pero kung titingnan mo kasi, yung makakalaban rito ng TLPH, abay makakaharap nila yung TNC na malaki, yung posibilidad na makadagdag ito ng isa pang puntos para sa TLPH, na ibig sabihin, mauungusan pa rin nila itong Aurora. Ngunit syempre sa Aurora, makakalaban nila rito yung RSGPH at Blacklist, na hindi rin malabo makakuha pa sila ng isa o dalawang puntos sa huling laban na ito sa week 8. Pero katulad nga ng sinabi ko, ang pagbabasehan natin ay yung kasalukuyang rankings. Kaya naman, ang maglalaban dito ay ang Aurora versus Blacklist agad-agad. At take note kabatang, ha, laglagan itong unang laban sa playoffs. Pero ang kagandahan naman kasi rito ay best of 5 nga itong matatawag. Na ibig sabihin, dito natin makikita yung mga koponan na malalakas sa mga long game. Yung ika nga nila, tinatawag na mental fortitude ng mga pro players natin, na may mga ganitong advantage kasi talaga yung mga veterano na ng liga. At syempre, kung sino ang mananalo dyan sa Aurora at Blacklist, abay siyang makakatapat nitong AP Bren sa upper bracket. Pero ang kagandahan naman dito, abay may pangalawang buhay na ito kabatang. Sa kabilang banda naman, na inaantay ng Onic PH ay ang mga koponan na unang-una yung nasa rank 4, walang iba kundi ang TLPH. Pero sabi ko nga kanina, makikipag-agawan pa itong TLPH kabatang sa rank 3, ha? Lalong-lalo na't ang isa sa laban nila ay katapat ang TNC Pro Team. Tapos yung AP Bren ang huli nilang laban, na syempre yung Bren hindi yan magpapatalo dahil upper bracket na ang nakasalalay sa laban na ito. Ang posibleng nakatapat o makatapat ng rank 4 ay ang kasalukuyang rank 5 na Omega, at tila grabing bakbakan agad ang nag-aantay sa playoffs kabatang. Kumbaga, ubusan talaga ito ng mga itinatago sa pagsapit ng unang araw pa lang nitong playoffs.
At syempre, katulad sinasabi ko kanina, kung sino ang mananalo sa TLPH versus Omega, abay sila ang makikipaglaglaga naman sa Fnatic Onyx PH papunta sa lower bracket. Dito mo malalaman kabataan na may mag-choke pa rin nga ba sa playoffs o sadyang magagawa na itong Onyx PH na panindigan yung pagiging dominante nila sa regular season at kaya nilang dalhin ito hanggang sa playoffs. At sa ngayon, kabataang ganito ang format ng ating playoffs at ganito rin ang posibleng maging mukha ng ating mga koponan sa pagsapit ng playoffs. Pero sa ngayon, hindi pa tayo makakapagdapag ng ating prediction para dyan ha, dahil syempre hindi pa naman ito yung final na bracket ng ating mga teams. Pero bago ko makalimutan sa huling linggo ng ating regular season, marami pang pwedeng mangyari o mabago. Unang-una, sa magiging laban ng Omega versus RSG PH, sobrang importante nito para sa RSG kabatang dahil sila yung nasa rank 7 at posibleng sumama sa TNC Pro Team ng tuluyan na malaglag. Pero importante rin itong matatawag para sa Omega dahil syempre pwede pa silang makapag 9 points sa huling dalawang laban nila sa regular season. Sumunod ay yung Onyx PH versus AP Bren na syempre isang panalo na lang ng AP Bren at kanila na talaga ang upper bracket kaya importante rin ang panalong ito laban sa Onyx. At isa pa dito mo rin kasi malalaman kung sila pa rin ba ang may kakayahan na pigilan ang win streak nitong Onyx PH na ika nga ni Ogwen, humanda na si Brusco. At sa Onyx PH naman, wala nang mababago sa kanilang bracket dahil nasa kanila na ang rank 1 anuman ang mangyari. Pero sabi nga nila, gusto nilang tapusin ang regular season na hindi natatalo at isa pa, sayang ang kotse kabatang na ibibigay ng kanilang mga boss. At para naman sa TLPH versus TNC Pro Team, abay para sa TNC, tamang pang-allowance na lang ito. Pero para sa TLPH, kayang-kaya pa nilang makapag 9 points o hindi naman kaya makapag rank 3 sa pagpasok ng playoffs. Pero ito yung RSGPH versus Aurora kabatang na kung may kita mo kasi yung RSGPH may dalawang laban pang natitira samantalang ang Blacklist isa na lang pero lamang sa puntos ang Blacklist laban sa RSG. Na ibig sabihin nito kung matalo man ang RSGPH sa Omega abay dapat manalo na sila rito laban sa Aurora para mapantayan pa nila ang puntos nitong Blacklist. Pero itong Omega versus Onyx PH, sabi ko nga ang hinahabol na lang dito ng Onyx ay ang kanilang win streak sa isang buong regular season. Kaya hindi rin hahayaan ng mga yan na matalo sila ng Omega sa kanilang huling laban. At sa huling araw ng regular season, abay magkakaharap na dito kabatang ang Blacklist versus Aurora. Naisipin mo yon? Ito kasi talaga ang siyang pinakamagdidikta ng playoffs dream nitong Blacklist International. At kung magagawang pumantay ng RSGPH sa puntos na meron ng Blacklist pero sabi nga ng V-Wise, bibigyan pa rin ng magandang laban ng Aurora itong Blacklist dahil wala sa mga isip nila ang usapang bigayan o kung ano-ano pa. At yung panghuli itong F-Cup versus DLPH, halos parang wala na rin yung laban nito kabatang dahil babase na lang rin kasi sa mga naunang laban yung kanilang mga rankings sa oras na ito. At yan, yung mga dapat nating abangan sa huling linggo ng ating regular season na yung ating mga teams abay hindi pa rin basta-basta magpapatalo kahit pasabihin nating huling linggo na ito abay dapat na silang mag-petics, walang ganon dahil dito pa mismo madidetermina ang magiging pinakamukha ng ating playoffs at yan ang ating pinaka-aabangan. Ngunit, ang pinakamalaking tanong na lang ngayon kabatang sino pa nga kaya sa Blacklist at RSGPH ang tuluyang pang makakasecured ng playoffs o sino ang tuluyang malalaglag sa kanilang dalawa. Nasayang nga lang talaga, wala na si Nats lineup na ko po isang solid na agawan sana ang magaganap sa pagitan ni na Nats at MP The King ngayong mga oras na ito.
Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa posibleng maging mukha ng playoffs at kung sino nga kaya ang magpapaalam sa Blacklist International versus RSG PH. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.